ano lang naman, sikreto lang naman ng mga atleta, training, self-discipline. Parang nakadikit na sa iyo yung pangalan din na Lomachenko to fight pound for pound, Vasily Lomachenko. Just a brief ano yung naging experience mo nun? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. How do you prepare the fight to a fight? Kasi medyo alam kong yung mga usual preparation. Ikaw ba, may kakaiba ka bang ginagawa kung sa pag lumalaban ka? Ang ano lang naman, sikreto lang naman ng mga atleta, training, self-discipline, obedience, yun, no? Mag-obey sa coach, yung relation sa team, at maging intelihente, maging teachable, magiging approachable, yung mga ganong karakteristik na yun ang ano inaral talaga yun, at saka hindi nang inaral kundi inapply ng isang atleta, o ako inapply ko yun, at siyempre yun nga, nag-aaral din sa mga maging kalaban. Dapat coach and boxer, intake lang yan, mag-uusap kung ano yung mga plano, may mga ganon. Kasi lahat ng mga atleta nagkakatalo yan sa disiplina. Kahit gaano kagaling, kahit gaano grabe ang training, pero walang disiplina. I truly believe na yung success ay imbis 100%, magiging 95%. Mabawasan yun. Okay. Alright. Thank you very much dyan sa it's not enlightening. Dapat yan na talaga, dapat ganyan eh. Kaya paulit-ulit kong tinatanong yan sa lahat, pare. Isa rin yan sa gusto kong leksyon, kumbaga i-share sa mga boksingero. Parang alam na nila yan, pero sometimes kailangan ng reminder eh, no? Isang alam natin, pero ginagawa pa rin natin yung mali eh. Anyway, ito yung isang topic na gusto kong, na laging tinatanong sa atin, basta Charlie Suarez. Parang nakadikit na sa iyo yung pangalan din na Lomachenko. Ikaw lang daw ang isang Pinoy na nakalaban kay Lomachenko. Una kong tanong, pare, do you think kaya possibly pa kayang magkalaban kayo sa pro, or naisip mo ba or dream mo ba na makalaban pa ulit si Lomachenko? Sa akin yun nga din eh. Kung ipahintulot ng na makapagharap or mag-meet kami ulit, ako gustong-gusto ko talaga makalaban si Lomachenko for the last time. Last na ng career ko, at least matikman ko yung preparation na training, yung siguro dahil sabi nila nagkakaedad na, parang ganyan, pero pangarap ko makalaban siya, at hindi lang makalaban kundi mabigyan ng magandang laban at manalo talaga sa laban. Yun naman yung mindset ng mga Pilipino o yung mga boxing hero eh. Hindi nagpapatalo yan. No, lahat yan gagawin kasi naghihirap sa training. Manalo talaga kahit sino yung kalaban nila. Pero depende lang din yun sa maging kalaban. Alright, sabi ni Jano, Malaluan, AG Sports, kaibigan ko to. Kung wala siyang injury dati, kaya niya bang talunin si Loma? Yung kung walang injury, makasabay ako at mabigay ko lahat ng best ko sa manalo. Manalo talaga yung main goal ko. Pero sa totoo lang, 5 days lang po yung parang preparation ko. Bigla lang akong nilugot na injury, 2 balikat, 5 days. So, wala talaga. Mentally lang yung isip lang yung ano ko. Parang lalaban, ganito. Pero yung body, wala. Okay. Pero ngayon, pare ha, itong si Lomachenko na nakalaban mo dati, sobrang sumikat na ha. Yung perspective mo sa pagkakilala mo kay Lomachenko, anong klaseng boksingero ba siya? Si Lomachenko kasi matalino na boxer yun eh. Matalino siya na boxer. At speed yan. At favorite niyang suntok uppercut. Ako kasi inaral ko yung galaw ni Lomachenko nung
siguro after ng fight or mga 4 months, parang nakita ko ito pala yung galaw niya. So nakukuha mo kasi inaaral mo. So ano, yung makakatalo sa kanya yung ano eh, yung parang style niya din. Nahirapan siya sa style niya. Speaking sa mga katalo sa kanya, si Lomachenko ay may schedule fight sa darating na October 17 kay Chufimo Lopez at tatlong World Championship title. Anong nakikita mo sa laban na yun? Pwede ka bang magbigay ng prediction sa amin? Sa akin, kay Lomachenko pa rin ako. Parang proven na kasi yan. Once na you are 2 times gold medalist in Olympics, it's difficult na matalo ka sa mga boxer na hindi may lang naka-Olympics or parang naka-Olympics pero hindi nag-medal. Parang yun yung ano eh, yung mentality din ng Lomachenko na 2 times gold medalist ako sa Olympics. Tapos yung kalaban ko walang medal sa Olympics. Hindi ako matatalo nito. Ganun yung mentalidad ni Lomachenko. Speaking of target or gusto makalaban, sabi mo si Lomachenko is parang at least kahit sa huling laban para mapagpreparan mo. Basta aside from Lomachenko ba, meron ka pa bang ibang parang dream fight na pwede mong pangalanan? Kahit sino naman eh. Marami kasing mga boxingero ngayon na mga champion na magagaling. Kung mangarap ka lang, doon ka na sa magaling lalaban. Oo, syempre. Ako, inahangad ko na by soon, no? Soon, Lord willing, na makalaban ko yung mga champion at magagaling din kung bigyan pa ako ng pagkataon ng Panginoon. Medyo naulit na yung tanong, pero si Kevin Jake Cataraja, kaibigan mo yan, malamang, boksingero. Gusto niyang tanongin kung ano daw experience mo to fight pound for pound Vasily Lomachenko. Just a brief kung ano yung naging experience mo noon. Masaya at sinasabi na kasi sa akin ng coach noon, ng taga-Italian coach ko na, Charlie, alam nila yung sitwasyon eh. Sabi na, after 3 rounds, we stop the fight. So, yun po yung basta may kalaban lang si Lomachenko. So, for me, as a Filipino, sabi ko, hindi. Nung after ng round, sabi niya, paano, stop na tayo? Sabi ko, hindi, Filipino ako, so lalaban ako. So, yun po yung naging sitwasyon. Pero, isa pong pagpapala yun na makalaban ko. Kasi kung hindi ko nakalaban si Lomachenko, siguro hindi ako, yan ang nakalaman ni Lomachenko. Yan ang blessing doon. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.